Nong Ping Cable. Pero dito yung cable, malamang Nong Ping Cable. May cable dito na, ano siya, glass. So, see-through. Mamaya, papakita namin sila sa inyo. Pero sa ngayon, sila ate ko muna yung pinapila ko doon para mag-vlog ako. Kasama ko sila, Ma'am Shi. Sobrang happy namin kasi first family trip namin to na outside ng Pilipinas. Kaya sobrang excited kami. And first time ko lang dito. Pero si Ma'am Shi, first time niya din. Si Ma'am Shi, actually, nag-work na siya dito before. Mamaya may mga trivia ko sa inyo. Meron rin story. Oo, may story yun. Mamaya sasabihin ko sa inyo kasi medyo maingay pa dito. So, yun. Muna sa cable na kami, guys. Babalikan namin kayo. See ya! Guys, nandito na kami sa my cable kineme. Oh my gosh! Tignan nyo naman sa ilalim. Sobrang nakakalula. Ang gabit lang! Gabit lang! Oh, boom! Ganda ng mga behind the scenes. Nakatapos lang namin dun sa cable car na sobrang nakakatakot. Ano yung mga kasama ko, mga lobat na sila. Oh, eto si Mami yung sobrang takot sa akin. Wala akong picture kasi nalulula ako. Wala siyang picture, wala siyang video. Siya, para siyang ano. Yan na ang Nong Ping Village. Ay, may mga pogi. Mukhang pinagpapala tayo ngayong araw na to. Ay, Tara, turista ka dyan, Ma'am Shi. Hong Kong. And wait lang, baka malagay ko. Andito kami ngayon sa MTR nila. Punta kami ngayon sa Diamond Hill. Then later, maglilibot-libot kami sa mga temples, mga gardens nila. Si Nanay, Ma'am Shi ko, siya yung tour guide namin. Pero naliligaw pa din kami. So, ito yung tsura ng MTR nila. Sunday ngayon, wala masyadong tao. I was expecting na madami kasi nga walang pasok. Pero ayan, maluwag siya. Sana naririnig niyo ako kasi medyo maingay. O, nawawala na pala kami. Ayan, nagpapanik na sila. Nandito kami ngayon sa my nunnery garden. Tama ba? Nunlin. Nunlin garden. So, sobrang init dito. Kaya ito, nakapayong kami. And ang ganda dito. Tignan niyo, may temple dun sa likod. Ayun, oh. Nakita niyo ba? So, inihintay ko lang. Ano yun, may kaya lang? Ano? Hindi pwede pumasok. Oo, yun. So, gusto ko mag-feature ka. So, bawal pumasok doon. So, hanggang dito lang kami. Tignan niyo, guys. Grabe, ang ganda dito. And thank God, maganda din yung weather. Ayan. Afternoon. Kakatapos lang namin doon sa Nunlin Garden. And kakain na kami ng lunch. May pinuntahan kami dito sa, ano ba pangalan ng mall na to? Plaza Mall? Oo. Plaza Mall. Na yung sa Hong Kong goodies. Kasi meron, eto, share ko lang experience namin. Meron kasi dito yung Hong Kong goodies. Pag visitor ka, ibibigyan nila kayo ng $100 na parang libre dito. So, nung pinuntahan namin siya, biglang ang sabi sa amin, isang tao lang daw yung pwede. So, yung $100 lang yung applicable. Then yung dalawa bale, hindi na pwedeng gamitin. So, sayang naman. Oo, na-register na namin. Dahil bitin kami, kailangan namin maghanap ng iba pang pagkain. Tapos dito lang kami sa baba. Sa mga gilid-gilid dito. Pero okay lang kasi di naman kami mga arte. Ayan, pakita mo, Ma'am Shi, yung mga binili na ate. Mukhang masarap pa, actually. Ayan, may dumplings, may rice, may siomai, may fried chicken. Ayan, tapos ito, legit na milk tea. Ayan. Parang gutom na kami kasi palakad-lakad kami. Tapos grabe ang init ng Hong Kong, guys. Sorry din, hindi ko kayo ganong makausap habang naglalakad kasi grabe, hulas talaga. Anyway, guys, tara, kain tayo. Harap yan. Sarap. Alam nyo, guys, sa totoo lang, minsan mas masarap pa yung mga pagkain sa tabi-tabi kaysa dun sa mga mamahaling restaurant. Kaya kahapon, nag-order kami sa mahal na restaurant. Hindi namin makain. Oo, mahal. Kasi kakadating nga lang namin. So, kung ano yung nandun sa may mall, ayun na yung binilan namin. Ito magkano lang, guys. Grabe. Busog na. Ang sarap pa. So, pwede ko na ipatikim sa inyo. Ay, wala pa lang naman. Ito kami ngayon, guys, sa Saint
parang BGC or Makati ng Pilipinas kasi andito yung mga big time na mga stores like Louis Vuitton, Prada. Lalakad kami ngayon kasi pupunta kami sa Peak Track. Hey guys, ang cute. Ay, ang cute. Ang galing lang kasi meron silang church dito. Yan. Hindi ko pa nang chika sa kanila eh kasi hinihingal ako eh. Ito kasi guys, may history talaga yan. Kaya kami nagpunta ng Hong Kong. So actually, made in Hong Kong ako. Literal. I-chika ko na sa inyo. Kasi si Ma'am Shiko before, nag-work talaga siya dito before as a domestic helper for how many years? Two and a half. Dito niya na-meet ang aking tatay. Ayan, mayroon love story dito ang Ma'am Shiko. So, inuntahan niya ako. Mamaya na, ito naman excited. Ikikwento ko pa nga bago kayong nagkita. So, ayan. Marites yan. Nung kapanahunan ng nanay ko, meron daw tinatawag na pen pal noon. Sila ay sulat-sulat lang. Hindi katulad natin ngayon, di ba? May text na, may messenger. Pero na online. So, nung sa kanila noon, ano lang kayo, sulatan lang ni Papsi, no? 2.5 years, nagsusulatan lang sila, guys. Imagine nyo yun, kayo ba kaya nyo yun? Kaya nyo bang maging loyal sa isang tao na hindi nyo pa nami-meet? Sa ano lang talaga sila sa sulat? And then, when they decided na mag-meet na talaga, dito sila sa Hong Kong. Kasi nga nag-work yung mom ko. And syempre, dahil mahaba ang hair niya, pinuntahan siya ng papa ko. And ayun na nga, the rest is history. Nabuo na ang tinatawag niyong Jackie Smart ngayon. Kaya ito, memorable talaga ang Hong Kong sa amin. Kaya sabi ni Ma'am, si pumasyal daw kami dito. Mamaya interviewin ko pa to kung saan niya ka ako binuo. Hanapin natin kung saan ako nabuo, ano Ma'am Shi. Pero wait lang, sa ngayon nahanapin muna namin yung papunta ng ano ba yun? Peak Tram. Tramway kasi naisip kong gutom na. Finally, we're here. Grabe ang init. So, papasok na kami sa loob. Andito na kami sa tram, guys. So, wakas, say hi. Grabe. Alam nyo guys, yung parang sa mga train to Busan, parang ganito to. Pag galing kayo sa mga sosyaling bansa, maka-culture shock kayo dito. As in, kanina yung pila dito punong-puno, nasa unahan ako. Ready na akong pumasok kasi ako yung representative ng family namin eh. So yung ate ko, binubulungan na ako. Sabi niya, oy, save mo sa amin yung pangalawa. E di ako, ayun, ready na ako guys. Aba, pagpasok naging zombie ang mga tao, tinulak ako. Buti hindi ako nasubsob. Ayan, so na, in fairness naman, thank you sa akin, na-save mo tong seat na to, tsaka yan. Ayan, so tignan nyo na yung view, grabe, ay wala pa pala. Grabe guys, sinakripisyo ko yung buhay ko para dito. Hello, katapos ang gulit. Itsura dito sa taas, guys. Kita nyo yung 360 view ng Hong Kong. Ang dami lang talagang tao. Ayan, so kanya-kanyang kuha na lang ng lugar dito. Good morning, guys! It's our day 3 here in Hong Kong. Pupunta kami ngayon sa Disneyland. O, diba? Ako lang yung mukhang magdi-Disney. Tsaka, ano, nasa ka na? Ito. Tingnan mo naman to, mukhang pupunta lang ng night market. Boogs! We're finally here in Disneyland! O, diba? Ang daming tao. Ang init din. Tapos ready na tong mga Mickey Mouse headband namin. So, binili namin to sa Shopee. Kasi pag sa loob, sabi nila sobrang mahal. So, ayan, naka-ready na kami. And mag-take lang muna ako ng pictures dito sa my Arco. So, yeah. Mamaya, papasok na tayo sa loob, guys. Tignan nyo naman, grabe, sobrang init dito. And sobrang daming tao. Nakatapos lang namin nag-picture dun sa castle. And eto, kumain na din kami ng lunch kasi sobrang gutom na kami. Tapos ngayon, naghahanap na kami kung saan kami sasakay na una. So, dahil pagkakain lang namin, ano, sa chill rides muna kami. Pupunta muna kami sa 3D Man Experience. Oo, di muna kami mag-roller coaster kasi baka masuka kami, di ba? Baka magkalat kami doon. So, eto, nag-search yung kapatid ko. Doon daw kami kay Iron Man 3D Kineme. Yan na yung castle, guys. Grabe, ang ganda. Daming tao.
Ang cute nila, yung mga OOTD. Nasaan na sila? Baka iwan nila ako. Mickey nyo, pagod na. Parating lang namin dito sa Lion King na show. And grabe ah, ang aga pa namin pumunta dito. Parang mga 2:10 PM pa lang. Andito na kami, pero tignan nyo. Sobrang daming ano, sobrang daming tao. Ayan. Dito kami sa pinakataas. Pero okay na yun, at least makakanood pa din kami. Sa Grizzly Bear na ride, and sabi nila yun daw yung pinaka extreme na ride na dito, pero parang hindi naman. Alam niyo, mas nakakatakot pa yung mga ride sa EK. Tapos ang nakakasama pa ng loob, guys, yung pila niya 90 minutes, so lagpas isang oras kaming nakatayo doon. Sobrang sakit na ng paa namin. Kung nakikita niyo lang kami ngayon, as in parang kaming pilay. Iika-ika na kami paglakado. Hindi ko na ano, tumi pa ako. Oh, parang feeling ko patay na yung kuko ko eh. Gabi na din dito, and pupunta na kami doon sa may castle. Kasi para panoorin yung mga fireworks. Diba may show sila dito, yung parang pinakaano sa gabi, yung mga fireworks sila. 7:45 pa lang, pero hahanap na kami ng pwesto. Kasi tignan nyo, OMG, ang dami ng tao agad. Kita nyo ba dun? You know, para silang mga langgam. 7:30 pa lang. Oo, ganito talaga. So, kailangan na namin humanap ng pwesto. Guys, so, mamaya ko na kayong kakausapin. Siya makita, parang nakakaiyak. Ewan ko, ito siya first time niya eh. Naiyak ka ba? Oo, dahil na sa last part, paano yung iyak? Hindi ako kasi, nung ano, parang medyo na teary-eye ako. And ayun, uuwi na nga kami. Kahit masakit yung paa, kahit pawis na pawis, kahit haggard na, sobrang saya ko na makapunta ulit ng Disneyland. Hindi ko ito makakalimutan, itong experience na to, very magical siya. Hiwalay pala kami. Sobrang dami ng tao. Naghanap na kami ng pwesto namin dun sa gitna para lang makita namin yung fireworks na maganda talaga. Nahanap na namin ang mga batang yagit. Hey guys! It's our last day here in Hong Kong, and andito kami ngayon sa my Victoria Harbor. Ang dami nagpipicture dito. Kita nyo naman. Tapos ito sila, Ma'am Shi. Hello. Mga pagoda na din. Nag-enjoy ba kayo? Yes, of course. O, sana nga. Tapos dito, sa likod, andyan yung mga ferry na dumadaan. Wait, papakita ko sa inyo. Kita nyo ba? Ayun siya, oh. Nandun. Tapos, since na-chika ko na nga sa inyo na dati si Ma'am Shi ko nag-work dito, sumakay din kami dyan. Kaso hindi ako nakapag-vlog kasi sobrang hagarda versosa na ako. Yung chika niya dyan dati, nung nag-work daw siya dito, sinasakyan niya yan kasi mas mura siya compared dun sa MTR nila. Medyo mahirap lang din makasakay dyan kasi parang mga zombie yung mga tao nung na-experience ko. Nag-uunahan talaga sila kasi tumatakbo sila paunahan dun sa ferry. Dito ngayon guys, sa likod ko yung clock tower nila. Ayan siya. And nakita ko lang ang dami nagpipicture. So, andito rin kasi yung station ng bus. Pabalik na kami dun sa hotel namin. Kukunin namin yung mga luggage namin bago dumiretso sa airport. Dito na kami ngayon sa bus, papunta ng airport. And nakakatuwa lang kasi dito kami nakaupo sa upper deck ng bus.
And ayun, kung hindi nyo alam yung sinasabi ko, ayun o, pa may second floor siya. Kaya naganto rin sa Pinas para mas mabilis, hindi lahat nakatayo. Buti na lang na-experience namin to kasi last day na nga namin. Akala talaga namin wala nang chance kasi syempre sobrang busy nga. Pero ayun, thankfully, na-try pa din namin tong second floor kineme. Medyo nakakaloka lang kanina pagpasok ng bus kasi may pila yun, yung mga papunta ng airport and ayun, may mga sumisingit pa din. Tapos, ang mahirap pa, yung mga locals pa mismo nila yung gumagawa nun. As in, nakikipagbalyahan sila. So, syempre, bilang tourist, parang na-culture shock kami na nakipag-unahan pa sila sa amin. Eh, kami nakapila. Pasensya na din kayo, guys. Kasi yung ibang mga vlog ko, hindi ko kayo nakakausap ng maayos. As in, talagang mabilis ang vlog lang. Kasi, nagmamadali nga din kami. Limited lang yung araw namin dito. 3 days lang kami. So, tinatry namin i-maximize yun. Ngayon lang ako makakapag-share ng experience ko dito. For me, yung Disneyland talaga ang isa sa nagustuhan ko. Actually, nanggaling ako before sa Japan. Para sa akin, mas maganda yung nasa Japan. Pero, naiyak pa din ako dun sa fireworks nila nung gabi na. Ikaw, anong nagustuhan mo sa Hong Kong, Ma'am Shi? Sa, ano muna tayo, yung mga good things. Nagustuhan ko yung sa Tokyo kahit paano. Alin dun? Dun yung sa may Buddha at saka yung sa Pink Tower. Oo, yun. Yung sa may, ano ba ito? May Pink Crown. Nagustuhan ko din yun kasi kita mo yung view ng buong Hong Kong. Doon naman tayo sa medyo alanganin na side. Kung magtutour kayo dito as a tourist, malamang. Pumunta kayo dito, napansin ko yung mga tao nila dito, medyo masusungit. Ayun, hindi sila ganun ka-friendly. Hindi lahat ha, hindi ko nila lahat, pero karamihan. So, ang hirap minsan magtanong kasi susungitan ka nila or may time na hindi ka nila naiintindihan. May time na parang nagtanong si Ma'am Shi ko. Sa foreign pa? Hindi, yung may time na tinawanan ka nila. Oo, parang may tinanong siya, tapos imbis na sagutin siya, nagtawanan sila. Tapos, syempre, di naman namin naiintindihan kung ano ba yung sinasabi nila. Kaya yun, parang nakaka-ano lang. You know, sensitive yun. Diba? Medyo nakaka-offend lang. Diba sa ating mga Pinoy, pag tinanong tayo, very hospitable tayo eh. As in, asahan mo yan, tutulungan ka niyan. Dito, sarili mo lang ang aasahan mo. So, yun guys, feeling ko, nasabi ko na naman lahat, sana. Wala nang ganong pumapasok sa utak ko kasi ilang araw na kaming wala talagang maayos na tulog. Bitin talaga yung 3 days namin. Dapat siguro, mga ano kayo, ang 5 days talaga para may time pa para magpahinga, makapag-relax kami kasi talagang dire-diretso yung buong araw namin. If you have any questions about dito sa trip namin sa Hong Kong, let me know sa comments. I hope you enjoyed this video and thank you guys so much for watching. Hindi ako maayos na tour guide feeling ko. Ang gulo ng vlog ko. I'll be seeing you again on my next video.